Toy, I think weekly meeting with, of course, our trainers and our trainees. And we are on our second week of 13 steps of soul winning. Yeah. Okay. So, ngayon, bago tayo magsimula, ay, of course, we are going to have our opening chorus. Ayan, kantahin natin yung Fishers of Men. Okay, Fishers of Men. Wala ka bang gitara dyan o ano? Ama, piano, wala din. O, kantahin na lang natin, ano? Okay. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me, if you follow me. Ayan, okay? Everyone? Ready? Sing. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me, if you follow me, if you follow me. I will make you fishers of men if you follow me. Yan po yung sinabi ng ating Panginoon ano, sa mga disciples. Sabi, tinawag niya mga disipulo. At sabi niya, okay, hali kayo, sumunod kayo sa akin, at kayo gagawin kong magiging mga taga-malakaya ng mga kaluluwa. Okay, again, ulitin natin. Ready? Sing. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me, if you follow me, if you follow me. I will make you fishers of men if you follow me. Ayan, okay. Next, ating fourfold purpose. Okay, ayan. Ready? Go! Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, so ang gawin natin ngayon ay ilingin ko ang bawat isa, ano na, recite yung ating fourfold purpose, ano? Okay? Ayan. Without the kodigo. Ayan. Okay? Jan, do the honor. Ikaw na magsimula. Fourfold purpose. Si Jan. Win okay. People to Christ. Get them baptized. Teach and train them. Help save the lost. Okay. Good. Julia, ikaw next. Julia, are you there? Ah, wala pa si Julia. Okay, RG, go. Fourfold purpose. Ako po ba? Sorry po. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, thank you. Ma'am Bessie, you're next. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, good. Okay, Ma'am Cez. Win people to Christ, teach and train them, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, Brother Arthur. May ipakita yung... Nakaano ah? Fourfold purpose. Fourfold purpose. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay. Help them save the lost. Ayan. Nagluloko na yung wifi ni Julia. Okay, Sir Lucy, go ahead. Fourfold purpose. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, very good.
Mama, ikaw na. Evangeline. Fourfold purpose. Asan na? Sa mga kagrupo ko. When win people to Christ, get them baptized, teach and train them, win the lost. Help save if the lost. Yeah. Okay. Irene, you're next. Irene? Fourfold purpose, bring people to the Christ, get them baptized, teach them and train them, and help save the lost. Okay, good. Wilson, go ahead. Fourfold purpose, win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Good. Okay, Joshua, next. Fourfold purpose, win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, Rain, you're next. Rain, and go. Fourfold purpose, win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, good. Gretel, you're next. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, good. Kate, you're next. It's the back. Kate? Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, good. Okay, Ren, you're next. Rene Rose? Wala si Ren. O, Len, ikaw na, Len. Fourfold purpose, win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, Deborah, you're next. Fourfold purpose, win people to Christ, get them baptized, teach win and train them. Win people to Christ, get them baptized. Teach and train them. Hello po. Narinig. Putol-putol lang. Okay na. Putol-putol. Okay. Ayan. Okay. Next. Judith. Si Debo. Debo na ba? Tapos na Debo? Debo na ba? Nag-e-echo po kasi yan. Fourfold purpose. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay. Ayan. Jimuel, you're next. Jimuel. Jimuel. Sir. Okay, go ahead. Fourfold purpose. Win souls to Christ. Get them baptized. Train and teach them. Help save the lost. Okay. Ayan. Sige, si Julia. Okay ka na, Julia? Apo, Pastor. Go ahead. Fourfold purpose, win people to Christ, get them baptized, teach and train them, and help save the lost. Yan po. Okay, thank you. Larijan, you're next.
fourfold purpose. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay. Janine, you're next. Fourfold purpose. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay. Randel, you're next. Hello. Okay. Go. Fourfold purpose. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay. Lois, you're next. Fourfold purpose. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Yeah, okay. And then si Shikaina, you're next. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay. Joshua, next. Tapos na ba, Joshua? Win people to Christ. Tapos na po. Ah, tapos na? Okay. Tapos na. Si Wilson, di pa tapos? Wilson, no? Wilson, tapos na po, Pastor. Tapos na po. Tapos na. Okay, and then si Yardley, tapos na rin. Ayan. Okay, meron pa ba ako na miss? Si Ivan. Ivan? Ano ba, Pastor? Go. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay. Divina, next. Fourfold purpose, win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, Jimra, next. Jimra? Jimro! Wala ba si Jimra? Okay, David. Next. Jimra, ikaw na. Sige na. Fourfold purpose. Win people to Christ, get them baptized, teach them and train them, help save the lost. Okay. David, next. Win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, ayan. Sige, palapakan natin yung bawat isa. Very good. Ayan, okay. So, puna tayo sa next ng ating program. Okay, club verse. Matthew 4:19. Okay, recite natin. Everyone, ready? Go. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Okay, Matthew 4:19, ready? Go. Matthew 4:19. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Okay, yan. Next. Of course, ano, ay review natin yung ating pinag-aralan last time. Okay, dali lang ha. Okay, review natin yung nakaraan sa ating pinag-aralan ng nakaraan. Okay. Okay, so definition ulit of first time soul winner. Ano ulit ang definition ng first time soul winner? Okay, anyone?
win others to Christ on purpose outside the church house using a plan. Okay, thank you so much, Sister Bessie. Okay, so a person who, definition of first time soul winner, a person who win others to Christ, on purpose outside of the church house using a, plan. Okay, next. Section 1. Ano ang ating section 1? Cast the net right. Cast the net right. Okay, cast the net right. Ayan, cast the net right. And step number 1 natin is? What is your church background? What is your church background? And then give your testimony. And remember to say, great and? Great and wonderful. And wonderful. Okay, step number 2? Ano step number 2 natin? If you should die right down. Seven. Ayan. Okay. So, ang pinag-usapan natin doon ay ito, yung ating approach. Ano? Balikan natin yung ating approach. Nagsimula tayo doon sa tinatawag na house to house. Ano? Okay? House to house. Siyempre, kapag nasa soul winning tayo maliban sa door to door sa house to house, medyo iba na yung ating approach. Ano? Halimbawa, kung may katabi ka ano, na naghihintay din, okay? Pwede mo pa rin magamit yung ano, magamit yung approach na ano, be foxy o kaya yung maging palakaibigan ka, ano, okay? Marami ka naman pwedeng bagitin sa paligid mo na makukuha mo yung attention niya, di ba? O kaya mayroon kang makita sa kanya, mayroon kang tanungin, ganyan. O kung halimbawa ay ako usually halimbawa niyan, nagpunta ako ng Pilar doon sa may munisipyo, nagkatabi ako doon. Tanong lang, ay, may kukunin po kayo? Ano po kukunin nyo? Mga ganun. Kasi ako na nagkumuha ng, ng sidula. Okay. So, kumukuha lang ako ng business permit. Mga ganun. Ganun po ba? Ako naman, resident certificate. Ayan. So, nagsimula na yung usapan. Parang ganun, no? So, ganun lang po yan, ano? Huwag ka agad diretso. But, siyempre, ano, ay kailangan nating kailangan nating ma-establish yung rapport. Ano, yung magiging makapalagayang loob mo na yung kausap mo, no? Okay? So, ito yung ating ano, yung ating sinimulan kapag tayo ay nag-house to house, no? Ganyan, no? Ayan. So, magandang umaga, hapon o gabi po. Ako po si Jun Zumbiluna at aking kasama ay si Wilson. Kami po ay galing sa Lighthouse Bible Baptist Church, Santa Rosa, Pilar, Bataan. Pwede ko pong malaman kung ano po pangalan nila. Ayan, ako po si Ian. Okay. Halimbawa, Daryl, ganyan. Oo. Pwede po ba kayo mabala at may babagi lang po kami ng mensahe mula sa Panginoon. Okay? Kapag sumagot na pwede, ayan. Okay, magpasalamat. Thank you po. And then, papasok kayo sa loob. Ano? Kung hindi naman, at sabihin sa inyo, pasensya na po at meron kaming gagawin, aalis kami, magpasalamat ka rin, ganun po ba? Thank you po. At pwede po ba kami mag-iwan ng babasahin? And then, pwede po ba kami bumalik sa ibang araw? At kung posible, bago po ba kami umalis, pwede po bang manalangin para sa inyo? Yan. So, yun yung mga bagay na pwede natin gawin. Ngayon, kapag kayo ay available naman at pwede nyo na makausapin at kayo pinatuloy sa bahay, ayan, magpasok sa loob, ano, hintayin, wait to be seated, no? Hintayin na paupuin kayo and then magpasalamat ulit at kumustahin yung kausap. Kumusta naman po kayo dito? Oh, ang ganda po ng painting ninyo. Ano po ba yan? Ano, ay, parang abstract po, ano? Ganyan. Oo. Ilan po kayo dito sa bahay ninyo? Ayan. Alamin ng miyembro ng bahay, puriin kung ano maganda. Ang cute naman ng anak mo. Okay? Gamit, painting, anak, mga certificate. Naku, ang dami namang medal ng anak ninyo. Ayan. Para ma-establish ugnayan o yung tinatawag na rapport. Okay? Ayan. So, pagkatapos niyan at nagkaroon na kayo ng initial ano, na usapan, of course, ang next dyan ay tatanungin mo siya, nga pala po, saan po kayo nagsisimba? Yun po yung what is your church background? Saan po kayo nagsisimba? Pag sinagot niya, halimbawa, dyan sa Catholic,
Oo, oh, ah, dyan po sa Balanga, ano? Okay, oo, oh, medyo maayos na po yung, ano, eh, pininturahan nila ng bago, ayan. Okay, so, Daryl, hayaan mo na ibahagi ko sa iyo yung aking patutuo. Ayan. So, ibabahagi mo yung iyong patutuo. Ako po ay isa noon sa mga kabataan na takot mamatay. Takot po ako sa gera, takot ako sa World War III, ganyan. Takot ako sa nuclear war, ganyan. At tuwing gabi, bago matulog, nananalangin ako ng ama namin dahil gusto ko mawala yung aking takot. Isang araw, naimbitahan ako sa lighthouse at may nagbahagi sa akin ng isang kabataan. Ang tanong sa akin, John, ligtas ka na ba? So, sabi ko, kaya nga ako takot mamatay dahil hindi ko alam kung saan ako tutungo. Ayan, so binahagi sa akin ang ebanghelyo at sabi niya na ako'y makasalanan. Kailangan ko magsisi na ang kasalanan at tagapin si Kristo bilang aking Panginoon at pangligtas. Kaya noong May 12, 1985, mga alas 6 ng hapon, sa Lighthouse Bible Baptist Church, tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at pangligtas at ngayon, tiyak ko. Meron akong kasiguruhan na may langit akong tutunguhin. Ayan. So, tanong ko lang po sa inyo, ano, kung kayo po ba ay bawian ng buhay at lahat naman po tayo, no, if you should die right now, no, tiyak niyo po ba na may langit kayo tutunguhin? So yun, ano? Okay? Yung sinasabi natin. Ayan. So, ang tanong ko lang po, kung sakaling bawian tayo ng buhay, alam na po ba, alam po ba natin, no? Na tayo itutungo sa langit. Okay? Kung sakaling bawian tayo ng buhay, lahat naman po tayo, di ba? Mamamatay, ayan. Tiyak na po ninyo, tiyak na po ba ninyo? Ay, kulang. Tiyak na po ba ninyo na kayo itutungo sa langit? Okay? So, sa susunod na lesson, doon natin pag-aaralan yung tinatawag no how to qualify your prospect. Pag sinabi yung how to qualify your prospect, malalaman natin yan kung kailangan siyang bahagi na o hindi na. Kung siya ay saved o siya hindi pa saved. Okay? Ayan. Sige. So siguro, ang gawin natin dito, ano, ay I will ask again, ano, someone, siguro, ano na lang, ang gawin natin, siguro gusto ko mag-volunteer na lang. Ano, palagay niyo? Sino kaya ang gusto mag-volunteer? Ha? Okay? Sino kaya ang gusto mag-volunteer? Mula sa pagkatok hanggang doon sa step number 2. Yuhu! Anyone? Ha? Ako po, volunteer. Bo-volunteer ko si Lois. Ang ngiti si Debo. Debo na, laligo. Oh, si Brother Arthur ang nauna, sabi. Bo-volunteer ko po si Lois. Ay, bo-volunteer niya si Lois. Ayos yan. Ah, Lois, you are forced voluntary ka raw. Forced volunteer po ata to, Pastor. Si Lois daw? Si Brother Arthur? Sige na, Lois. Ako yung tatanggap ng ano, magbubukas ng pinto. Lois, try. Make it try, ano? Ah, sige, wait lang po. Okay, go. Gather ko lang po yung information. Biglaan eh. Kanino po kakatok? Sa bahay niyo, si Brother Arthur daw sasagot. Papa mo. Kasama mo si Debo. Sige ho. Knock-knock. May tao. Kanyari po nabuksan na yung pinto. Magandang gabi po. Ako po si Mary Lois Managdag. At ito po yung kasama ko si Sister Deborah Ann Sumbiluna. Kami po ay taga Lighthouse Bible Baptist Church sa Santa Rosa Pilar. Maaari po ba namin malaman ang iyong pangalan? Okay, ano yun? Pangalan ho. Pangalan? Mahina yung busis mo. Ay, ako yung ano, si Arthur Managdag, nanay ni Lois. Ah, nanay ni Lois. Galong po ba?
Ganun po ba? Maaari po ba namin maabala po kayo sa maabala po namin ng iyong oras sa pag-share lang po ng salita ho ng Diyos? Okay, sige. Ingat lang kayo ha. May mga aso dyan sa gate. Sige, tuloy kayo. Maraming salamat po. Pumasok ng bahay. May aso. Ang cute naman po ng aso nyo. Saan nyo po siya nakuha? Dyan lang sa tabi. Wala, mahulog na sa kanal. Kaya kinuha ko na lang. Matanong lang po, kung saan po kayo nagsisimba? Dyan sa may bungad, sa may tapat ng ano, ng Ligaya Consuelo. Doon ho, sa may Psalms Church po ba yun? Sa may Psalms Church, dati. Opo, nag-i-improve nga po yung mismong building po nila, nakakatuwa po. Ngayon po, matanong ko lang po, kung sakaling bawian po tayo ng buhay, lahat naman po tayo, di ba? Tiyak na po ba ninyo na tutungo po kayo sa langit? Ayan na. Hindi. Kasama po ba to, Pastor? Ayan na. Ayan. So, palabahan natin si Lois. Okay. Good. Ayan. Okay. And, palagay nyo, may isa pa ba? Kailangan pa ba ng isa? Mag-volunteer? Volunteer pa ako, yung tumatahol kanina. Yung aso. Okay, ayan. O sige, sa mga ano natin, sa mga trainers, ano, siguro mamaya after this, kung may pagkakataon pa kayo na mag-meet, ano, ipa-review nyo ulit yun ha. Okay, review nyo palit-ulit para at least magamay nila, no? Okay? So, ngayon naman ay we'll go to the next lesson natin. Dali ah. Okay, so week 2 of 13 steps of soul winning tayo. Okay? Ayan. So pagaling doon sa section number 1, cast the net right. Step number 1, what is your church background? Step number 2, if you should die right now, you know for sure that you are going to heaven. Papasok kayo ngayon sa step number 3, no? At kailangan po, medyo yung pagkakataon na yan ay kailangan nating ma-qualify, ano, yung ating prospect. Malaman natin kung talagang sila nga ay ligtas o kailangan pa pang magbahagi ng sila. Pero tingnan muna natin na to, yung ating date, second week natin would be September 27, 2021. And first ay tingnan natin yung two major areas of personal soul winning. Ano ba ang dalawang tinatawag na lugar o kaya bahagi ng isang personal soul winner na tinatawag? Okay? Una po, it is our responsibility. Okay? Before God. And it is an accountability before God. Okay? Yan po isang responsibilidad, kaya dapat gampanan. Tama ano? Dapat gampanan, dapat gawin dahil isang responsibilidad. And then pangalawa, ito isang pananagutan or accountability. Ibig sabihin, pananagutan natin sa Diyos balang araw. Kapag hindi natin nagawa ito, dahil nga mayroon tayong responsibility na ginawa, tapos hindi natin ginawa, mayroon tayong pananagutan. Parang ang halimbawa dyan ay yung bahay ng kapitbahay mo nasusunog. At alam mo na natutulog yung iyong kapitbahay. Okay? Ayan. So, dahil kapitbahay mo siya, at may responsibility ka dahil kapitbahay mo yan. At pananagutan mo yan kapag hindi mo sila sinabihan na alam mo naman na nasusunog yung bahay nila. Di ba?
So ang gagawin mo, dahil may responsibilidad ka at may pananagutan ka, gigisingin mo sila. At sasabihin mo, oh, nasusunog yung bahay ninyo. O, malis na kayo dyan. Ganyan. So ganun din po ang personal soul winning, you know? Okay? It is our responsibility and it is also our accountability. Okay? Ayan, dalawang bagay po yan. Okay? So, have you learned the Romance Road? Alam na niyo na ba ang Romance Road? Ha? Okay, mag-ano nga ako ng isang sample dito ng Romance Road. Tingnan natin kung sino ang naka-memorize ng Romance Road. Okay. Ayan, nakita ko dito. I see. Jan! Memorize na ba ang Romance Road, Jan? Go ahead, Jan. Very good. Sige. Romance 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Okay. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 5:8, but God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Wow! Palapakan natin! Very good. That's good, Jan. Okay. Anyone pa kaya sa babae naman? Sa babae naman tayo pumunta. Ayan. Okay. Ella, memorize mo na ba, Ella? Apo, Pasto. Go ahead. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 5:8. But God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Okay. Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay, palapakan natin si Ella. Very good. Ayan. Mamaya, mga trainers, ano, kapag nag-meet kayo at yung mga trainees ninyo mag-recite senior sa isa yan, okay, i-check nyo yung kanilang ano, lagay nyo, mag-guide ka ng note na na-recite nila yan. Okay? Ayan. Sige. So, let's continue. Ito na ngayon, ano? How to qualify your prospect. Okay? How to qualify your prospect. Ano ulit yung ating tanong sa step number 2 na nakaraan? Ano ulit yung tanong? Cast the net right, di ba? Tapos, step number 1 is, what is your church background? Okay? And then, step number 2 is, ano ulit ang step number 2? If you should die right should now, do you know for sure that you would go to heaven? Okay. Ayan. So, sasabihin mo ngayon ito. Ano? I-qualify mo ngayon yung kausap mo. Kasi pagkatapos mong sabihin ang iyong patutuo, di ba? Sabi ko nga, nagbigay ko ng patutuo ko. Ang pinakahuli kasing sasabihin ko sa aking testimony o patutuo ay ganito. Ngayon, tiyak ko na mayroon akong buhay na walang hanggan. Ako'y ligtas na. Kaya ang tanong mo sa kanya ngayon ay ganito. Okay? Ganito. Kung kayo po ay mamatay, lahat naman po tayo mamamatay, tiyak niyo po ba na may langit kayo tutungin? Ayan. Tiyak niyo po ba na sa langit kayo tutungo? O tiyak niyo po ba na langit ang inyong tutunguhin? O kaya tiyak niyo po ba na kayo ligtas na? Okay? Yung magiging sagot dyan ay your way to qualify your prospect. Pag sinabi niyang, katulad ng sagot kanina ni Brother Arthur, hindi niya alam, hindi ko nga alam eh, hindi ko tiyak, hindi ko sigurado. Usually, ganun ang sagot, ano? Hindi ko alam, hindi ko tiyak, walang nakakaalam niyan, di ba? Okay? Hindi ko sigurado, ganyan. So kapag ganyan ang sagot, ay ibig sabihin yan, sinasabi ng iyong kausap, hindi niya alam. So that is your key para ituloy ang pag-uusap at pagtutuloy mo ng iyong pagbabahagi at pagsishare sa kanya. Okay? Nanawa natin? So pag sinabi niya, hindi ko sigurado, hindi ko tiyak, hindi ko alam, walang nakakaalam yan, A1, ganon, okay? Yan ay magsasabi sa iyo na ang kausap mo kailangan ng
makapakinig ng Ebanghelyo. E halimbawa, sumagot naman siya sa tanong na gano'n. Tiyak mo po ba na sa langit kayo tutungo? O kaya ligtas mo ba kayo? O kaya may pagkatapos yung mamatay ay sa langit ang yung tungo? Halimbawa, sumagot siya ng oo, alam ko. Ano ngayon ang gagawin natin? Kapag sumagot siya, na alam niya. Okay? So, ang gagawin mo doon, no, pag sumagot siya na, oh, alam ko, tiyak ko po yan. Walang duda, tiyak ko po yan. Ang gagawin mo ngayon, mag-follow-up question ka. Okay? Mag-follow-up question ka. So, pag sinabi niya, oh, tiyak ko, sigurado ko yan, walang duda, alam kong tutunga ako sa langit, ano ang iyong isasagot? Ay, okay po yun. Tamo? Ganun po ba? Tiyak niyo po pala, kayo ligtas na. Okay? Ayan. So, i-complement mo siya doon sa kanyang sagot. And then, follow-up question. Ano yung follow-up question mo? Okay? Matanong ko lang po kayo, kailan niyo po natiyak o kailan niyo po tinanggap si Kristo? Okay? Kailan niyo po tinanggap si Kristo o kailan po kayo naligtas? Yan ang iyong follow-up question. Okay? Dalawa din, ang pwedeng maging sagot dyan ng kausap mo. Actually, marami. Pero dalawang kategory lang yan. Talagang tiyak niya o kaya hindi talaga tiyak niya. No? Okay. So, pag tinanong natin siya na kailan niyo po natiyak na kayo ligtas o kailan niyo po tinanggap si Kristo, kapag sumagot siya ng isang specific na araw o date o year o buwan na tinanggap niya si Kristo, ibig sabihin yan, siya ay totoong tumanggap na at naligtas na. Pero halimbawa, may sagot na ganito, mula nung pagkabata ko, tiyak ko na yan. Palagay ninyo, ligtas kaya siya o hindi? Anyone? Oh, dito. Okay. Halimbawa, ang tanong niya, nagsisimba naman ako? Hindi po. Hindi rin. Okay. Hindi rin yun ang tamang sagot kasi. Ano? Okay. Halimbawa, ang sabi niya ay, dahil mabait ako? Hindi po. Hindi rin. Okay. Ang tamang sagot kasi, pag tinanong mo kung kailan niyo po tinanggap si Kristo, yung word kasi na kailan o when, you are asking for a date, no? Araw, buwan o kaya taon na tinanggap niya si Kristo. So kung hindi niya maibigay yan, kahit na taon lang o kaya kahit buwan lang o kaya isang experience niya sa kanyang buhay at wala siyang masabi na isang karanasan, halimbawa, siguro ako grade 2 ako noon o grade 3 ako o kaya ako ay 4th year high school ako noon nung tinanggap ko si Kristo. Ayan. Kung wala siyang ganong masabi at sabihin lang niya mula ng pagkabata ko, dahil ako'y nagsisimba, dahil ako'y mabait, okay? Yan ay ibig sabihin, hindi pa talaga niya tiyak. Kahit na nagsabi na siya na alam niya. Alam niya? Okay. So this is how you qualify your prospect. So kapag nagsabi siya ng hindi ko alam, hindi ko sigurado, wala nakakalam niyan, you must go on with the presentation. Pag sinabi naman niya na oo, alam ko, okay, complement yung answer niya, and then follow-up question. Ang follow-up question, kailan niyo po nalaman yan, kailan niyo po tinanggap si Kristo? Okay. Kapag ang sagot niya, wala doon sa gusto mong malaman na araw, date, buwan, taon, okay, o kaya certain situation sa buhay niya, kahit na hindi kompleto ha, ako kasi tiniyak ko talaga yung araw na yun eh, binalikan ko sa date talaga kung kailan ako tumanggap sa Panginoon, ano? Na binalikan ko sa kalendar kung kailan talaga. Kaya natiyak ko talaga na yan ay May 12, 1985. Okay? At nakita ko naman sa kalendar na yung May 12, 1985, linggo. No? Linggo yon, May 12, 1985. And then yung aking baptism, which is August 10, 1985. Binalikan ko yan. Tiniyak ko talaga. Ngayon, kung hindi na magawa ng isa na kausap mo, certain situation lang. Di ba? Okay? Paano niyo po nalaman? Halimbawa, sabi niya, may nag-share sa akin, pero nakalimutan ko na kung kailan yun eh. Pero nalala kong pangalan niya, Alan yung pangalan niya eh. Oo, nag-share sa akin. Yun ang iyong pwedeng maging hint
na talagang tumanggap na nga siya sa Panginoon. Okay? So, punta tayo doon sa idea na hindi niya alam. Okay? Hindi niya alam. So, ibig sabihin, you have already qualified your prospect and that prospect is lost. Okay? Hindi pa niya alam na siya ay ligtas. So, anong gagawin natin? Okay? Step number 3. Okay? Step number 3 na. Ayan. So, anong step number 3? Could I take just a moment and show you how you can know for sure that you will go to heaven? Pwede ko bang ibahagi sa inyo kung paano po ninyo matiyak ang pagpunta sa langit? Yan po yung pangatlong tanong sa kanya. Okay? Ang unang tanong ay, what is your church background? Saan po kayo nagsisimba? Pangalawa, tiyak niyo po ba pag kayo namatay sa langit tutungo ang inyong kaluluwa? Step number 3, pwede po ba sa konting panahon, ipakita ko sa inyo mula sa salita ng Diyos para matiyak ninyo na kayo tutungo sa langit. Okay? At this moment, kailangan po ay nakabukas na ang Bible mo because magsisimula ka na rito na ibahagi ang Ebanghelyo. Okay? At ang unang verse na titingnan mo dyan sa step number 4 would be yung Romans chapter 3, verse number 23. Kuha niya? Kaya pinamemorize sa inyo yan. At dapat din, kung meron kayong Bible, alam nyo rin kung saan bubuksan ha. Okay? Or ang gawin ninyo, lagyan nyo ng ipit. No? Minsan ako, kapag nagpapasong lead ako, para hindi ako galaw ng songbook, naglalagay ako ng papel. Tapos may nakalagay na pangalan doon kung anong kanta. Ayun, para pag tingin ko niya, alam ko na kung anong page ang dapat kong katahin. You can do that in your Bible. Or, yung Bible ninyo kung sakali, kung maganda, yung Bible ninyo may tab. No? Alam niyo yung mga Bible, sa gilid minsan may mga tab. Ano? Okay? Malalim mo mahanap kung anong book. Meron siyang parang uka at meron nakalagay doon kung anong book yun. Okay kung meron kayong ganun. Kung wala, at medyo baguhan po kayo sa inyong Bible at hindi nyo pa alam kung paano iscan yan, maglagay kayo ng parang pang-ipit o kaya ang tawag natin doon, bookmark. No? Lagyan nyo ng bookmark, tapos lagyan nyo yung verse na yon kung ano yung verse na yon para alam nyo kaagad kung saan nyo pipihitin yung inyong Bible. So, pag sinabi nyo, pwede ho ba sa kunting panahon, ipakita ko sa inyo para kung paano nyo pumatiyak ang pagpunta sa langit. Sabi ko sa inyo, at this moment, no, ang soul winner ay nagbubukas na ng kanyang Bible. Okay? And then, yung inyong pong partner, okay, yung inyong assistant na tinatawag na kasama, at this very moment din, kailangan siya ay magiging alert din siya. Ano? Maging alerto na. Kasi magsisimula ng magsishare ang soul winner. Okay? So, kailangan yung iyong kasama, alam niya ang kanyang gagawin. Because at this moment, maraming pwedeng mangyari. Magkakaroon ng distraction, sigurado yan. Because tandaan niyo, you are leading a soul to Christ, and Satan would not have anything to do with it. So ibig sabihin, gagawin ni Satanas ang lahat para pigilin ka. He will give distraction, he will make distractions, gagamitin niya lahat niya sa bahay para ang Ebanghelyo ay hindi maibahagi. Okay? That's why this is very important. Nasa chapter 3, step number 3, kikilos na dyan, no? Yung inyong assistant na tinatawag. Okay? Ayan. So, alam niyo na ang step number 3, ha? Okay? Simple lang naman sa Tagalog yon. Sa Tagalog, yung ganun lang, ano? Ganito lang yon, ano? Pwede ba sa konting panahon, ibahagi ko sa inyo ang paraan kung paano matiyak ang kaligtasan. Okay? So, how are we going to do this, ano? At makabisado natin. It is very important for us, no? Pati na rin sa mga trainers and trainee, yung tinatawag na role-playing, ha? Kung ano na ang natutunan, pag nag-limit kayo, you can make a role-play, no? Okay? Ano ba ang role-play? Taking the parts of soul winner and prospect to practice presenting the gospel. So sa role-play, magpa-practice kayo kung paano i-soul winning ang isa't isa. So, halimbawa, kapag trainee ka, susubukan mo i-soul win yung iyong trainer. Okay? At hanggang sa makabisado mo na ang lahat ng mga steps na yan. Okay? Pabalik-balik ta rin mo yan, makakabisado mo na. Okay? Ayan.
So this time, ay dadapo tayo sa golden key number one. We have some golden keys ano, na mapag-aaralan natin as we go on with our lesson. Okay? So isang the first golden key ay yung tinatawag natin be foxy. Okay? Be foxy. So ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin lang yan, to be friendly. Okay? Maging down home. Okay? Magiging palakaibigan. Palangiti. Okay? Ikaw ay madaling kumbaga napaka ano mo napaka jolly mo ano o na, nakausap ganyan okay at part ng inyong ginagawa na pagiging be foxy ay yung pagbigay niyo ng compliment ano papasok ng bahay i-compliment niyo yung lahat yung mga magandang nakikita ninyo tapos kapag may sagot siya halimbawa magi-compliment mo rin kahit yan ay kung ano man ang sabihin niya saan ka lang sisimba. Sabihin man dyan, dyan sa kanto, dyan sa may labas, dyan sa may gilid, gano'n. Okay? Ang gawin ninyo ay compliment. Yan ang ibig sabihin yan, to be friendly, be foxy. Okay? Huwag niyong, ano, huwag niyong barahin. Oo. O, saan ka nagsisimba? Ay, dyan lang sa labas. Ah, dyan sa mga maiingay dyan sa labas? Huwag gano'n. Okay? At sigurado yan, you are making, ika nga, a barrier na kapag ginawa mo yan. Dahil, yung kausap mo, magsisimula ng magiging defensive yan kapag ginawa mo yan. So don't ever allow anything, no? Be careful with your words. Be careful what you say, okay? Because alam mo yan, hindi mo kilala yan. At ibig sabihin, first time mo lang na ma-meet, that's why kailangan po ay ma-develop mo yung tinatawag na magandang rapport sa kanya. So to be friendly, no? Ang foxy, ibig sabihin, be friendly. No, down home. Okay? Yan. So, you can use this, ano, all throughout the presentation, ano, ng 13 steps na to. Yung be foxy or be friendly. Okay? So, let us study the importance of transitions. Ano ba ang mga transitions na yan? Ang transitions kasi, ito yung mga pagkakataon na kung saan may natapos ka lang sinabi, tapos pupunta ka sa panibagong conversation. Halimbawa, nasagot, natanong mo na siya. Pwede mo bang kunting panahon, ibahagi ko sa iyo yung ebanghelyo? Ayan. Ang kasunod niya kasi transition, why? Because you're going to start sharing the gospel na. So may transition, parang patlang, ano, pagitan. Okay? So, the transition here must be recognized. Ano? Ano ba ang ibig sabihin niya? They help you to move smoothly from subject to subject. They keep you on track. They make the presentation more natural. So kapag may nakitang transition, make use ng transition na yan. Huwag yung hayaan na medyo magtagal. Lalo na, step number 3 hanggang step number 4. That's why kailangan mayroong smooth transition dyan, ha? Okay? Kaya sabi ko sa inyo, step number 3 pa lang, nagbubukas ka na ng Bible mo at nakahanda na kaagad ang tab ng Bible mo sa Romans 3, verse number 23. Kung hindi ka pa masyadong well-versed sa pagbubukas ng Bible mo, you need to keep a tab, no? Kaya yung inyong bookmark, no? Yung bookmark mo, lagay mo doon, okay? O kaya yung tab mo, so that kaagad madali mong mahanap yung verse. Okay ba yan? Ha? Ayan. So, this transition must be given attention. And the soul winner must know how to move from step number 3 to step number 4 without insan kasi mga nangyayari no oh natawa nga ako eh no saan ba yun hindi ko alam kung totoo nga nangyari o hindi ano nasa step number 3 na siya okay so sabi niya pwede mo ba sa kunting panahon ay ibahagi ko sa iyo yung ebanghelyo. O, sige po, sabi ng kausap niya. So, sinimulan yung buksan ng Bible niya. Nahirapan siya maghanap ng verse ng Romans 3:23. Tapos, hanap siya na ba yun? Pambihirang buhay to. Mga ganun siya. Kaya, isipin mo, no? Ang ganda-ganda ng simula mo. Tapos, pagkatapos, dahil hindi mo walang mahanap yung verse, eh, makapagmumura ka. Diba? Pambihira naman to. Saan ba yun? So, kailangan ho, alam natin kung paano tayo magkaroon ng maayos ano na
transition. Okay? Ayan. So, how to make smooth transitions na tinatawag? Ito yung mga principle na dapat natin tandaan. Una, realize that it's easy to get off the subject. Tandaan ninyo, ha? Napaka-importante ng mensahe na dinadala mo sa kausap mo. Mensahe ito para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Tandaan nyo yan. Wala nang ibang mensahe siya na dapat marinig kundi yan. At ang daling mawala sa pinag-uusapan ninyo. Realize that, no? Dapat mong malaman yan. It is easy to get off the subject. Ang gagawin ni Satanas diyan, he will inject something sa isipan ng taong yan and he will use the person, okay, yung kanyang mga tinatawag na suggestion sa kanya, okay, na magtanong yan, okay? At kaya ang mangyayari diyan, eh merong mga ibang mga distractions na mangyayari, so ang daling mawala sa gusto mong pag-usapan. That's why, ano ang gawin mo? Always move to the next step. Kaagad, ano, kailang mabilis yung transition, ha? Mabilis, okay? Huwag kang magpaliguligoy. Kaya nga, kailangan handa ang soul winner para walang puwang ng tinatawag na pag-alis o kaya distraction sa iyong presentation. Always move to the next step. Okay? And then, review how to use golden key number 2. No? We will cover this in our next session. Yung tinatawag nating golden key number 2. No? Okay. And then, remember the importance of the second man. So dito sa transition, sabi ko sa inyo, yung inyong partner, yung inyong assistant na kasama, o yung iyong second man, ang tawag natin doon, second man, napakalaga yan. Why? Because sa pagkakataon na ito, sa pagsisimula ng iyong presentation of the gospel, pwedeng maraming pwedeng mangyari dyan. Usually, ewan ko lang ha, pero hindi natin practice kasi ito. Ano? Sa Amerika kasi, ang mga Amerikano, eh, hindi sila ganun kapartikular. Ano? Halimbawa, nung tinuro sa amin ito, eh, siyempre Amerikano nagturo, so nagbigay siya ng mga ilustrasyon na pang-Amerikano. Ang sabi niya, halimbawa, okay, at the beginning ng presentation ng soul winner, biglang nag-ring yung telepono. Okay? Para sa Amerikano, yung second man, pwede sumagot. I'll get it for you. Ganon. Okay? Don't worry, I'll get for you. I'll get it for you. Ayan. Okay sa kanila yon. Ako pa lang sa mga Pilipino, parang hindi okay. Diba? O kaya, halimbawa, I left my washing. Yung second man, pwede niyang gawin yon. Okay? Don't worry, I'll manage it. Ganyan. Para hindi lang maistorbo yung kausap. Pero siyempre sa mga Pilipino, minsan, ang hirap gawin nun. Kasi pakikialam yun eh, di ba, para sa atin. Para bang, oo, yung kanyang sinaing doon, eh, ano na, kumulo. Oo, tapos, sabi niya, eh, dali lang ha. Hindi ho, okay lang kayo, upo na kaya. Ako nang bahala sa sinaing mo. Pwede natin gawin yun kung kilala natin yung tao, no? Pero, I mean, kapag hindi, parang mahirap gawin. Pero, ang pwedeng gawin ng second man, halimbawa, ang usually distraction, ayun, mga binanggit natin. May isa pang distraction yung mga bata, di ba? Lalo na yung maliliit. Okay? Tapos saan, simula ka na magkwento, magsabi ng gospel, tapos biglang sisingit yung mga anak. Doon pwedeng pumasok ang second man. Okay? So ang gawin niya, alalayan yung mga bata, laruin niya ang mga bata. Naku saan, para hindi makapag-istorbo doon sa kausap. Yan ay kapag ginagawa natin sa loob ng bahay, no? Yung soul winning. So usually ang distraction dyan, no, ay ang mga bata sa loob ng bahay. Okay? So, how to make smooth transition? Realize, no? It is easy to get off the subject. Always move to the next step. Review how to use the golden key, number 2. And then remember the importance of second man. Kaya nga, in every endeavor natin to win souls, may dalawang partner palagi yan, nagkakasama. So that talagang partner sila sa lahat ng bagay. No? Ayan. Okay? So, yun lang yung lesson natin for today. Okay? Ayan. So, nakuha ninyo ang idea? Gusto natin i-roleplay ito? Ha? Roleplay natin? Okay ba? Sige, roleplay natin ito. Stop sharing ko na muna, ha? Ayan.
Okay, rotate natin itong ating lesson ngayon. Okay? So nasa ang pag-uusapan natin ngayon ay magmula doon sa tanong na question number 2. Tapos sasagot ngayon yung kausap. Okay? And then you qualify the prospect. Okay? Qualify the prospect. And then kapag ang sagot niya positive or negative, okay, you know how to make your adjustment or your follow-up question. And then, okay, ay gagamitin natin ang kung paano natin i-handle ang transition. At dito papasok ang importance ng second man o yung inyong partner. Okay? Ayan, sige, bigyan natin ng scenario. Sino kaya dito ang pwede kong ituro? Pwede mga trainer muna? Ha? Trainer muna? Okay ba yan? Ha? Ma'am Sel, ikaw muna? Ha? Okay lang? Sige po. Okay. Ang iyong second man, isang trainer din, ay si Ma'am Bessie. Ma'am Bessie ba trainer na o trainee? Ah, si Yardley. Yardley. Ikaw ang second man. Okay? Ayan. Tapos, ang kakausapin ninyo ay, sino pa ba-trainer natin? Si Angel. Siya ang inyong kakausapin. Okay? So, ang scenario, nakaupo na kayo, nakaharap pa. Okay? Tapos, itanong mo yung pangalawang, yung step number 2. Okay? Sasagot si Angel, no? Nang hindi niya alam. Okay? Ang tanong kasi doon, tiyak niyo po ba na kapag kayo namatay sa lahat kayo tutungo? Ang sagot ni Angel, hindi niya tiyak. Okay? So, ituloy mo ngayon yan. Di ba? Step number 3. Pero, ang senaryo ay ganito. Ha? May anak na magulo. At ang anak ay si Debo. Ayan, si Debo. Kalabit na kalabit. Ayan, kakalabit. Tapos sabi niya, mama, magutom na ako. Ayan. Ngayon, ano ang gagawin ngayon ng second man? Okay? Kuha niya yung senaryo? Ha? Okay na? Sige. Okay. Go ahead. Ma'am Ses, tanong mo na yung second question at sasagot na. Okay, tanong na, no? Ma'am Angel, alam mo ba na kapag ikaw ay namatay, na 100% ay tutungo ka sa langit? Nako, ano po bang tanong yan? Hindi ko po alam ang ibig sabihin ng tanong yan. Hindi ko po alam. Ah, ganun po ba? So, pwede ko po bang ibahagi sa inyo upang inyong malaman? Pwede naman. Ma! Wait kami ka dyan! Okay, salamat. Sige po, ito po ang una natin pag-usapan. Ay nasa romance. Hello, Be! Okay naman. Anong kailangan po? Tara po tayo sa labas. Bili kita. Gusto mong pagkain? Sige mo. Libre yan. Ay, ang cute lang. Meron ng Jollibee. Bili kita ha. Tara na. Sige po. Pwede ko na po bang ituloy, Ma'am Angel? Sure. Pwede naman. Okay. Ayan. Balapakan mo natin. So, ganun lang yun, ano? Ayon doon sa kwento, na sa senaryo, mayroong distraction. Marami kasi pwede maging distraction. Ano? You need to be in second man. Kailangan maging wise din, ano, kung paano i-handle yung distractions na yan. Okay? Ayan. So, nakita ninyo, yung transition, no, sa next week natin, pagpasok natin ng step number 4, yon, gagawa rin tayo ng scenario doon, okay? Ayan, sige. So, sa simula natin, ano, doon sa simula, okay?
yung qualifying the prospect. Ah, qualifying the prospect. Sino ba mga trainer natin? Lalaki naman ang trainer natin. Okay, qualifying the prospect. Ah. Ang tanong kasi, tiyak mo po ba na pag kayo namatay sa langit tutungo ang iyong kaluluwa? So ang sagot ng kausap niya, oo, tiyak po. So ano ngayon ang gagawin ng soul winner? Okay? Para ma-qualify niya ang kanyang prospect. Okay? Sino mga trainer natin lalaki, Yardley? Si Ninong Art po, si Harvey, si Daryl, si Joshua. Ayan, okay. Sige. Ang gawin natin ay si Joshua ang siyang kakausap. Si Daryl ang kakausapin. Okay? At ang second man ay si Brother Harvey. Okay? Ayan. So Joshua, ang gagawin mo, okay, ang magiging sagot ni Daryl ay alam niya. So ano ang iyong isasagot as a compliment and then ano ang iyong follow-up question. Okay? Ayan, follow-up question. And then, pag nakuha mo na, okay, pag nakuha mo na, you go directly sa step number 4. Ah, step number 3, I mean. Ha? Diretso ako sa step number 3. Okay? Sige. Okay, wala? Ah, sige, go ahead. Sige, go ahead. Kausap mo si Daryl. Yan po, no, kuya Daryl. Tiyak mo nito. Just kuya Daryl. Yun. And so, mahaba po tayo. So, ay tatanong ko po sa inyo ang isang tanong na sinadyarin po namin sa inyo. Kayo po ba, kayo Daryl, sigurado kayo sa kaligtasan ng inyong kaluluwa? Ay, ito, alam ko lang po na mag-hope ko ay namatay na may langit ko tutunguhin. Ayun, mabuti naman po. O, paano nyo po siya na siguro, ano po yung ginawa nyo sa buhay nyo na nasabi nyo po na may langit po tayong tutunguhin? Kasi po, minsan sa isang araw, may dumalaw sa aming bahay at nalisyon sa akin ng gospel at pinaliwanag sa akin na kapag namatay ang tao, mayroong kapahamakan. May pinanggisa sa akin na pinaliwanag na pag magsisi ako at tanggapin ko ang Panginoong Hesus sa aking buhay, ay may kasiguraduhan ako na sa langit ang tungo ko pag ako'y namatay. Okay. So what do you think, Joshua? How do you qualify yung plastic mo? Ligtas. Okay. Ayun. Okay. So, halimbawa naman, sumagot. Larijan, ikaw ang sumagot. Sabihin mo, Larijan, mula pagkabata. Alam mo na. Ano pong sabihin? Pag sumagot, halimbawa na, mula pagkabata, alam ko na yan. Ligtas ba yan o hindi? Hindi po. Okay. Ayun, no? So, halimbawa naman, ano, ay Jimwell. Sabi niya nagsisimba naman ako kaya tiyak ko naligtas ako. Ligtas ba siya o hindi? Ha? Okay, Jimwell? Hindi na ba, sir? Ha? Simba lang po. Sabi niya, nagsisimba naman ako, kaya ligtas ako. Ligtas nga ba siya o hindi? Hindi po, Pastor. Okay. Ayan. So at least alam natin ano kung paano i-qualify yung prospect natin. So ang kailangan nating marinig mula sa kanya ay yung experience niya kung paano tumanggap kay Kristo, nagsisi ng kasalanan niya. Kung wala man siyang maibigay na eksaktong date na napaka-specific katulad ng May 12, 1985, alas 6 ng hapon. Okay, kahit wala mang ganun, pero tulad ng kwento ni Daryl, no, may pumunta sa bahay niya, naalala niya, nagbahagi ng gospel at sabi kailangan niya magsisi at tanggapin si Kristo, okay?
maaaring hindi niya maalala yung buong date, pero naalala niya yung circumstances, ano? Okay? Yung event na yon, yun ang mahalaga. May alam siyang araw sa buhay niya na tinanggap na si Kristo, kahit minsan ay nakakalimutan natin ang eksaktong oras, araw, at buwan, at taon. Nakuha niya? Ayan. Okay? So, anymore? Meron ba kayong question dito sa ating presentation? Ngayon? Ha? Nakuha ba ninyo? Merong tanong para ma-clarify pa natin? Anyone? Okay? Ganito ano? I would like you to kumbaga ganito. Paano bang pwede nating gawin? Sa mga trainers and trainee natin, ano pwede natin gawin na ano? Na ganito, na magkakaroon tayo ng session ng role play, session ng role play. Tapos okay, ang gagawin natin diyan from time to time ay ipo-post natin sa ating service. Okay? Para makita din ng ibang mga membro kung ano ang ginagawa sa ating Operation Go. Okay? So, halimbawa niyan. Kung may marang malapit at pwedeng pumunta ng chapel para kumuha ng video, no, halimbawa yung mga taga rito lang, pwede yan. Kung ang trainer, trainee, malalapit dito, pwede kayong mag-role play dyan sa loob, tapos i-video, tapos i-play natin. Di ba? Yung kakatok sa bahay, kunwari, bubukas ng pinto, meron isang mag-video, tapos magko-conversation sila sa loob, ayan, tapos kikilos, para makita nila kung ano yung ginagawang training natin para sa mga Tears of Men Club natin. Okay ba yan? Ha? Pero paano kayo sa online? Pwede kaya yon kahit na ano lang? Kahit nga Zoom lang? Ha? Pwede, no? I-record naman po. Oo, i-record na lang nila, no? Ayun. O sige. So, lahat ng trainers natin, ano, ay magkakaroon kayo ng training ninyo ay gagawin niya yan, no? Gagawin niya yan. Yung first 2 weeks na yan, okay, gagawin nila hanggang ngayon, no? Hanggang doon sa pagsasabi na pwede bang ibahagi ko sa inyo sa ilang minuto kung paano matiyak ang kaligtasan. And then, yung part ng second man ay kasama doon. Okay? So, halimbawa, may bata. Ayan, kung anong gagawin nung second man. Okay? Kasama yung sa role play. Ha? Okay ba yan? Ha, everyone? Okay yan? Oh, sige. So, any clarification sa ating lesson? Meron gusto kayong clarify? Meron ba? Maliwanag naman yung ating lesson ngayon, naintindihan? Opo. Okay, ayan. Kung ganon, ay we will not hold you long at punta naman tayo sa ating assignment for next week. Okay? Ayan po yung ating assignment for next week. Mga trainers, okay, i-check niyo yan sa mga trainees niyo yung assignment last week. Okay? Recite the key phrases and questions. Ay, ito pala. Huwag nyo munang itong i-check kasi hindi ko pa nagawa pala ito. Sorry. Sikapin ko magawa ng itong week na to. Kasi Tagalog ito eh. Kakatagalogin ko. Okay? Ayan. Yung read, Jerusalem Factor, pages 20 to 44. So, Doty, okay, paki-scan na yung libro para may ipadala. Nakita nyo ba sa ating GC yung Jerusalem Factor na book? Nakita nyo? Nabasa nyo ba? Napa. Opo, okay. Dina-download. Oo. Ito naman, anong gagawin ninyo? Okay, read the Jerusalem Factor, pages 20 to 44. And write a short summary of what you read and what you learn. So, hindi nyo lang babasahin,
write a short summary, parang book report, no? Short summary of what you read, kung ano nabasa mo at kung anong naintindihan mo at anong natutunan mo. Okay? So, memorize Matthew 4:19 and Luke 9:62. Okay? Memorize Matthew 4:19 and Luke 9:62. And then practice, no? Complete 3 hours of visitation with your trainer. Ano ulit ang pwede natin gawin dito? Actually, ganito. Halimbawa, Abada Arthur, sino ang iyong trainee? Si Randel po, Wilson, at saka si Jepta. Si? Randel, Wilson. Randel. Okay, halimbawa niyan, ganito. Yung week na ito, halimbawa, kausapin mo si Randel. Randel, meron ka bang kaibigan dyan na pwede natin kausapin sa Zoom? Okay, yun ang balak namin, Pastor. Oo, oo. Tapos, magtatlo kayo, magano kayo, isama mo lahat ng trainees mo, tapos, yung kaibigan ni Randel, na isa, and then, mag-Zoom kayo, i-present yung gospel. Okay? Next week naman, yung kaibigan naman ni Wilson, na willing mag-join sa Zoom, okay, witnessan nyo rin. And then, next time naman, ang gawin nyo naman ay kaibigan ni sino? Ni Jepta. Okay? So, kailangan yung trainees, ang gawin po ninyo mga trainees, mag-list na kayo ng mga kaibigan ninyo at start praying for them, and then yun ang tatargetin ninyo na kakausapin through Zoom. Ang Zoom naman, libre yan 45 minutes. At siguro naman, hindi kayo tatagal ng 45 minutes para i-share ang gospel. 15 to 20 minutes, kaya yan. Okay? Romans Road, kaya. Okay? Ayan. So, hindi pa yung buong 13 steps, ha? Hindi nyo pa nagagawa kasi yun, eh. Hindi pa natin tapos. So, kapag trainer ka, no? Kung kaya mo na i-present ang 13 steps, well and good. Pero kung hindi pa, yung paano mo lang pinipresent yung Roman Road. Okay? Ayan. Kasi actually, ang 13 step, Roman Road lang yun, eh. Tama? Okay ba yun? Maliwanag yun sa mga trainer natin? Okay. Kasi hindi tayo pwede lumabas, eh, di ba? Hindi tayo pwede mag-visit sa mga iba'y bahay. We would like to be careful pagdating sa bagay na yan. So, gawin natin sa Zoom o kaya gawin natin sa Google Meet. Ah. So, mag-start kayo maglista ng mga pangalan ng kaibigan ninyo, mga kamag-anakan ninyo na willing, na alam ninyo, kahit na hindi pa alam na willing, but pray for them that they may be willing to, of course, to join you sa Zoom. Ikaw na mismo ang magsasabi sa kanya, pwede ba na, pwede ka bang makausap? Mag-Zoom tayo. Ganyan, mag-Google Meet tayo. Ayan. Oo. At mayroon lang po ibabahagi sa'yo. Ayan. Okay? Kayo mga trainee, kayo na mismo mag-ano. Tapos mayroon lang ibabahagi sa'yo. And then, papasok na ang trainer mo na siya magbabahagi. Okay ba yan? Anyone? Okay? Ayos lang? O, di ba? So, magagawa natin ng soul winning kahit na online. Amen? Ayan. So magkaroon kayo ng ano, marunong Ma'am Sia, siguro gumawa kayo ng isang PowerPoint na make it available sa ano, sa tawag dito sa Operation Go, kahit yung ano lang. Sige, ako na lang gagawa, no, ng ano, ng PowerPoint ng Romans Road na ano na siya, summarized na. Okay? Summarized na siya. Para alam niyo kung ano yung makikita ng kausap niyo tungkol doon sa verse na yon. Okay? Okay ba yan? Ayan. O, sige. So, ibig sabihin yan, ano, ay narito na, tapos na yung ating assignment for this week. Okay? And then, ano pa, wala na. Okay. Okay? So, again, we expect this week na mayroon tayong mga marinig na mga testimonies of soul winning, no? Actually, last Saturday, we have the opportunity to witness sa isang tao doon sa hospital, sa actually sa labas, ano, bumibili siya, eh nagkataon naman na bumibili kami ng mga face mask, kaya ang ginawa namin, no? Ang ginawa namin
ni Angel, kinausap na yung tindera, ako naman kinausap ko yung nagbibili, buhibili. Ayun. Lalaki siya, no, pangalan niya. Actually, sabi niya, may kaibigan ako sa Malanga. Sabi niya, sabi ko, pag tumalaw ka ng Bataan, punta ka dito. Okay? Ayan. At praise the Lord because tumanggap siya sa Panginoon. Okay? Nagtatrabaho siya sa SM. Actually, siya pa nga yung unang ano eh, siya pa nga yung unang kumbaga nakipag-usap sa akin eh. Dahil nakita niya yung aking pitata na nilalagay ko sa gilid, di ba? Tapos may tatak yun. Sabi niya, okay yung pitaka niyo ah, yun yung mga product na binibenta namin eh sa SM. Sabi niya, o kaya ayun, na nakapalagay ang loob ko na kaagad at nagkwento na ako. Sabi niya, pati ba yung belt niyo sir, ganun din yan? Sabi niya, oo, pareho lang yan. Sabi ko, wala bang ano doon? Wala bang mga discounted ngayon doon? Sabi niya, wala sir. Wala ngayon mga ano, mga promo. Sabi niya ganyan. Ah, ganun ba? Oo, sabi niya ganyan. Okay. So, doon na simula. And I presented to him the gospel, the Roman road din. Okay? Romans 3.23, Romans 6.23, Romans 5.8, sa Romans 10.13. Okay? Yan. So, pag-pray natin yung 26 years old lang siya, no? Ayan. Okay? So, gawin natin next week ito, ano? This week. And let us ask the Lord. Pag-pray natin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng isang kaluluwa sa linggong ito na mabahagi na ng Ebanghelyo. Amen? Okay? Ano? Trainers and trainees, ano? Ayan. Okay? And then, before we go, ay kantahin muna natin yung ating I Will Make You Fishers of Men. Okay, everyone? Ready? Sing. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. Okay, let us pray. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming session ngayon. Maraming salamat po sa mga kapatiran na willing na matuto kung paano po magdala ng kaluluwa sa iyong harapan. And pagpalain niyo po ang kanilang buhay at patuloy, bigyan niyo po sila ng hangarin na maging masunurin at sa pagtupad nito. Because it is our responsibility, and someday, Lord, we will give account of the souls that you have given us to share the gospel with. Yung mga tao na kung saan ay bahagi ng buhay namin, kasalamuha namin, at alam po namin, dakilang Diyos, na hindi po isang aksidente that we meet people every day of our lives. At nawa, tulungan niyo po kami na sa bawat kaluluwa ito na aming makasalamuha sa araw-araw, we will give them the opportunity to hear the gospel and be saved. At magligtas po kayo ng mga kaluluwa sa linggong ito. Pagpalain niyo po ang mga trainers namin, bigyan niyo po sila ng kakayahan na kailangan nila at maging mga trainee at bigyan niyo kami ng puso na mapagmahal sa mga kaluluwa. At palagi naming alalahanin, there is great rejoicing in heaven for one soul that repents. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. Okay? Amen. Okay na tayo? Any question? Wala na? Pastor, oh, yes. Pwede kong kausapin yung trainee ko? Nag-send si Randel at saka si Wilson. Okay, go ahead. Nag-send ako ng link sa ano sa chat box, pakikopya. Usap ta ng separate. Ayun. Okay, si Randel daw. Sino pa si Wilson po. Si Wilson, saka si Jepta. Pero wala si Jepta rito eh. Si Jepta, ano eh. Pagsabihan ko nga yan. Si Jepta kay Jimra. Kanina. Ayan. Jepta, pakikopya na rin. Kay Jimra, sino yung trainer ni Jimra? Si Joshua po. Okay. Ayan. So go ahead. Ano, you can meet with your trainee. Check na yung mga assignment. Mga members nila. Okay? Totoo muna, Pastor. Good night, everyone. Bye-bye. Pastor, picture mo na. Ay, photo off pala. Sorry. Okay. Ayan, kindly open your cameras.
Show your big smile.